Hindi ako makapaniwala. Parang isang ordinaryong tao lang siya. Magandang pagpapanggap, hindi ba? Akalain mong nasa tabi mo lang, tinutuka ka na. Hindi mo pa pala alam na siya yon? Pero kaibigan ko siya. Hindi mo siya kaibigan! Kaagaw mo siya sa pagiging takda! Kung ano man ang nararamdaman mong mabuti para sa babaeng yan, tanggalin mo na! Dahil ang lahat ng mapapa sa iyo, mapapa sa kanya kung bubuhayin pa natin siya. Kung si Josephine nga ang takda, siguro dapat ay sumusugod na tayo sa kanila bago niya malaman kung sino tayo. Hindi ko siya kaya mag-isa, ina. E di pagsamahin natin ang kapangyarihan natin para mas malakas. Baho! Narinig mo ka ba? Oo naman, ina. Kapangyarihan mo! Ha? Ina! Dali! Baka makalayo na ang kambing! Hulihin mo na! Tapatin mo nga ako! May kapangyarihan ka pa ba? Kinakabahan na ako. May isang oras na bang nawawala si Bacos? Bacos! Palilandig! Palilandig! Sabi ko na sa inyo! I told you! I told you! Ano nangyari? Okay ka lang? Sigurado ko, si Diana ay nandun, yung nakatira doon, kasama niya si Magayon. Naku, pagtignan nila akong mahuli. Ano pa ginagawa natin? Puntahan na natin sila! Sandali, Josephine, huwag kang padalos-dalos. Kung hawak nila magulang mo, pag-isipan natin, baka mas lalo silang mapahamak. Pero ako naman ang kailangan nila, hindi ba pwede ako na lang makipagtuos sa kanila? Josephine, dito ka na lang. Hanggat di mo pa tinatanggap ang tiara at ang pagiging takda, hindi ka ligtas sa kanila. Hindi ko maintindihan. Ano bang ginawa ko kina Magayon at Diana para gawin nila sa akin to? Mahabang kwento yan eh. Ano pa si Magayon at si ano, si sinukuan. Ganun yan eh. Eh, ewan ko kung ako dapat na magkwento sa'yo. Mabuti pa, ha? Sagipin na lang natin si Myung at saka si Huling. At sila na magkwento sa'yo. Alam niyo na nanay at tatay? Alam niyo yung lahat? Kailan niyo ba sasabihin sa akin ng lahat ng totoo? Josephine, alam ng mga tao sa paligid mo kung ano ang totoo. At handa silang mamatay at protektahan ka hanggat mabalik ka sa Kabanwa. Kasama yan sa preparasyon mo sa pagiging takda. Ina, buong panahon na andito ka, wala ka na pa ng kapangyarihan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinamukha mo akong tanga. Alangan namang ipangalandakan ko na wala na akong kapangyarihan. Nalaos na ako! Ano ba talaga nangyari sa Kabanwa? Bakit ka andito? Bakit ka nawala ng kapangyarihan? Pinalayas nila ako ng Kabanwa dahil ayokong ibalik ang ama mo sa mga kasamyan. Ang gusto ko lang naman ay ang mabuo ang pamilya natin. Pagkatapos ganito pa ang mapapala ko, kailangang makita na natin ang takda sa lalong madaling panahon para makabalik na tayo ng Kabanwa at makamta ng buhay na para sa atin. Pero kung ako lang ang may kapangyarihan, hindi nga sapat ito. Kailangan natin ng tulong, ina. Si Adonis, siya ang makakatulong sa atin. Hindi! Hindi tayo hihingi ng tulong sa kahit na kayinumang kasamyan. Pare-pareho silang mga traidor. Si Tadakla ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nandirito. Tayong dalawa lang, Diana. Ikaw at ako.